Asan ka mo sa mga alcohol? Bunalikol! 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 Kalbo! Ako sa oras natin, 31 minuto makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi on a beautiful Tuesday evening. Yippee! That's right, mga kabisyo, huling banat na po, huling hirit na natin ng programang EDSA! Siyempre, kasama pa rin po ang tropang EDSA, pinangungunahan ni Henyo! Tender pero juicy pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din ang prodigy ni Tang Henyo. Inyo po ang bang lingkod. Diego! Bandido! Pag may buhok! Ano? Tama. Hindi ako yan. No. Siyempre, kasama din ang napakakulit na si Duday! Hello! Ay, Duda, ano na lang pinagagawa mo siya? Duda, isuko na talaga ako sa'yo, promise. Ay, nako. O, manahimik ka na dyan. Ayan, sa'yo na yan, donut na yan. Ano-ano pinagpipindot eh. Oh, big shout out nga pala muna siyempre sa lahat po ng mga kabisyo po natin, lahat ng staff ayan and Car Club Garage diyan po sa may Masaito Drive, Molino 3, Bacoor City. Especially kay Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Napakalupit niyang Car Club Garage. Kung kayo magpapa-maintain ng inyong mga sasakyan, ano nakaraan nagpa-undercoat ako diyan. Swabing-swabe. Hanlupit. Car Club Garage yan, nandiyan sa may Masaito Drive, Molino, Bacoor City. Alright mga kabisyo Tang, eto, pag-usapan na natin to. Lalaki na deliberately pinutol ang kanyang dalawang paa sa ilalim ng tren para lang sa insurance payout. Nasentensyahan na makulong! Oh no! Eto kasi mga kabisyo. Una kasi, ang sabi ng lalaki, ang kanyang pahayag ay nahulog siya sa tren. Pero nung nagkaroon ng masusing investigasyon, napag-alaman na ang sabi ng ilan sa mga staff na sinadya daw talaga ng lalaki. Kaya ayun, naparusahan siya ng dalawang taong pagkakulong. Oh no! Wala na talagang takas yan! O bakit mo naman nasabi, Tang? Paano patatakas yan? Wala nang paa. Oo nga, no? Awawa naman si Kuya. Aputol na paa. Akulong pa, Kuya. Ay, Tang, logika na natin to! Logika na yan! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Words, basta mali talaga ang intensyon o gawain, mai-expose po talaga yan at may karampatang parusa ito. Kagaya na lang sa nangyari dun sa lalaki. Pero intindihin po natin kung bakit may mga taong nag-iisip ng ganito. Well, the act of intentionally causing harm to oneself with the intent na para maklaim lang yung significant amount of money from insurance ay tinatawag po na insurance fraud. Ito po ang ilan sa mga dahilan. Financial desperation. Ayan, may mga individual po na talagang humaharap sa matinding pangangailangang financial kaya naiisip po nila yan lalo na malalaki na yung utang, di ba? O isa pa sa mga dahilan, psychological issues. May mga individual din po na nag-struggle sa mental health issues na nagre-resort po sa paggawa ng mga ganito. Kaya ikaw, uncle, huwag mong iisipin na nagawin ito, ha? Kung may gagawin ka man, gawin mo yung matagal na hindi mo pa nagagawa. Ano ngayon, Tang? Iyong magpatuli! No. Ay, nakabili!
Alis ng oras. Gotta say goodbye, folks. Maraming maraming salamat. Pagkagat ng dilim, alam na this. Totoy na love. Ito pa si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. Whatever you do, do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!